Hello guys, magandang araw sa inyo. Magbibigay po ako sa inyo ng tips kung paano po magbasa ng diagram. So, guys, diretso na tayo, no? Hindi po ito scripted, wala po itong kopyahan. So, nasabihin ko na sa inyo, 10% ng pagbabasa ng diagram o pagdating sa troubleshooting ay hindi po bumabase sa theory. Pero 90% syempre dapat meron kang theory para pagbasiya at hindi ka naman malito. Syempre kung wala kang theory, hindi mo mababasa yung mga sign ng mga pyesa, syempre yung mga part number. Pero syempre 10% hindi theory kasi kapag 100% ang in-apply mo sa pagbabasa ng diagram, mamamali ka. Pero umpisa na tayo guys para mabilis. So, gawa muna tayo ng simpleng circuit, guys, no? Sa power supply, syempre meron siyang input saka output, syempre. So, gawa muna tayo ng pictorial diagram. So, kapag ganyan guys, pictorial diagram, lahat ng power supply, lahat ng circuit, ay may in, saka may out. So, karamihan, Pilipino tayo, or English, kasi sa Arabic guys, ang pagbasa po ng diagram, baligtad. Ito yung in, ito yung out. Pero parehas lang po yun. Parehas lang. Binaligtad lang. Kanan kasi tayo. Pag nagsulat tayo, from left to right. So, ang basa ng diagram natin, bumabase sa in, tapos out. Saan nyo guys, pag may in, may out. Hindi pwedeng walang out. So, pag input, power supply, syempre, pag power supply, pwedeng dumaan sa AC input ng outlet natin, pwedeng 220 volts or 110 volts, no? Depende, merong 240 volts, merong 100 volts, pero pag regulated yan, sigurado dadaan dito yan sa circuit, tapos mag-out. So, pagdating sa output, guys, syempre, maraming klaseng output. So, yung output po, pwedeng multi-output. Pwedeng ang output niya. Pwedeng multi-out. Pwedeng yung sabi multi-out, marami. Guys, pwedeng pagpalagay mo, merong 5 volts, merong 2.2, merong 24 volts, no? Merong 110 volts, lalo sa TV, 110 volts. So, depende. Pwedeng mag-output siya ng DC, pwede siya mag-output ng AC, no? So, ang tinutukoy dito, guys, ay yung galing na ng power supply. Yung kasama na ng power supply. Depende sa pangailangan ng output. So, merong regulated.
Merong regulated, merong unregulated. Merong unregulated. Dito sa input, pwedeng auto bolt, pwedeng auto bolt, pwedeng iba-iba yung boltahe niya. Pero ngayon, nowadays, auto bolt na po. So, sa inyo, hindi lang power supply, basta isang circuit, kung ano man circuit, may in, lagi nyo tatandaan, may in, may out. Kahit na napakaliit na circuit, kahit na 3 pyesa lang yan, meron pa rin in yan sa out. So, sample tayo guys, gawin nating simpleng power supply yan. Yung nakikita nyo na na 7805 ng yung IC na 5 volt regulator. So ang itsura po niya ay ganito guys. Yung nakikita niyo parang transistor na nakatayo. Kita niyo yan guys. So nakalagay doon 7805. Merong 7806, merong 7809, merong 7812, hindi ako nagkakamali. No? So mapapansin niya, may input siyempre. May input. Pag siraming katulad niyan, low power regulated DC power supply yan. Ang input niyan guys DC lang, pwedeng kaya niya ng 24, no? Pwede siya mag input ng 12, depende. Pero ang output niyan, nakita niyo doon number 5 yun, so 5 volts ang output. So, pag sinukot nyo ng tester yan, ang lalabas po dyan ay 5 volts, sakto. So, yung gitna po dyan ay ground. Yung makikita nyo sa gitna ganyan. Yun ang pinaka ground. Gate naman ang sulat ko. Yung makikita nyo yung pinaka ground guys. So, gawin natin simple yan. Tingnan nyo guys kung anong mangyari. So, lahat ng circuit guys, ulitin ko, basic na basic, may in, may out. Kahit anong circuit yan, sa TV, sa T-con, kahit anong klaseng TV. Gawin natin simple yung circuit na yan. So, isang pyesa lang guys ha. Gagawin natin isang pyesa yan na imbis na marami. Mamaya na natin paramihin yan. So nakita nyo guys, may in, may out. Gawin natin, lagyan lang natin ng ground dyan. Lagyan lang natin ng ground. No? Ang in. Pwedeng 12 volts DC, no? Pero sa loob niyan, syempre may pyesa. So naging isang pyesa lang siya, naging isang transistor. For example, 7805 o kung ano man. So ang output niya is 5 volts DC. So napakasimple. Sukat ka ng ground, sukat ka sa out, 5 volts pag meron. Sabihin, okay itong power supply nito. Yung flow of signal, huwag natin kakalimutan natin guys. Pakanan tayo. From left to right. Flow of signal palagi. Yung flow of signal or DC voltage. So,
pwede rin nating sabihin signal yan guys ano, kasi yung voltage hindi rin nakikita yan, so kasama yung amperahe no, voltage saka nagkakaroon ng resistance yan habang dumadaloy sa copper line natin. So, sinimplify natin yung power supply. In. Tapos out. Sukat ng in. Limbawa, wala tayong power dito sa 5 volts. Sukat tayo, ground. Dito yung pula natin, yung pinaka-rate. Wala tayong 5 volts. Hindi ibig sabihin sira ito. So, sukat dito tayo sa kabila. So, pag nakasukat tayo dyan, guys, wala pa rin. Ibig sabihin, posibilidad na buo ito. Ang nawawala natin, yung 12 volts DC na input. So, hahanapin nyo po yun kung saan na po ito yung input. So, paramihan naman natin, guys, kung ang circuit natin. Ating ordinary power supply. Napakasimpleng power supply sa lahat. Ito lahat meron guys. So gawa tayo ng separate winding sa output. So, ang input niya, transformer, 220 volts. Tapos, ang output niya, so, pwede tayong gumawa ng output. So, palitin natin. So, pagsamahin na natin yung ground, guys. Pwede yan. So, paghintayin natin guys para pagdating sa troubleshooting hindi kayo malito. Lagyan natin ang resistor. Ang tawag po dyan ay fusible resistor. So, palawakin natin ng konti. So guys, pag gumagawa kayo ng sariling diagram, try nyo magsulat, magsarili. So, pagdating sa actual guys, sigurado, hindi kayo malilito. So, tulad nito, meron tayong input na 220 volts. Meron tayong 2000, dalawa, para itong full wave. Ano? Pero ang nangyari dyan, half wave lang siya dahil nagkahiula yung power supply niya. Depende kasi sa winding yan dito sa output ng transformer. Ano?
So yung isa ginawa natin 12 volts DC at isa ginawa natin 24 volts DC. So lagyan natin ng konting arte yan para mas lalawak yung idea nyo na yun pala yung power supply. Lagyan natin ng regulator dyan. Mga tayo rito na ang so guys, nakagawa na tayo ng so guys, nakagawa na tayo ng multi-output power supply na dalawang windings lang galing ng transformer. So dumala siya ng fusible resistor. Fusible resistor. So pag fusible resistor guys, tandaan nyo, ang value lang niyan, pinakamataas na niyan, 2.2. Ang karamihan ng values niyan 0.5 ohms, 1 ohms. So dito gawa tayo ng 1 ohms, o kaya 0.5 ohms. So pwede 0.5 ohms. Sa kabila, pwede natin lagyan ng 1 ohms. So, 1 ohms resistor. So, dadala siya ng rectifier diode. Siyempre, may ground siya, guys. At yung capacitor niya, magiging basehan nyo yung output. Halimbawa, kasi guys, sa mga diagram, minsan wala kayong makikita ang yung mga wala kayong makikita mga voltage level, no, sa mga Phoenix niya. Hindi nyo makikita na 6 volt to sa mga diagram guys, ha, sa ibang mga diagram. Hindi nyo makikita ang 15 volts to. Hindi nyo makikita ang 24 volts. So ang pinakamagandang technique guys para malaman nyo yung voltaheng output niya. So tumingin kayo sa makikita nyo yung regulated o IC. No? So, may kulang dito guys. Pansinin nyo. So, kailangan ng ground. No? Tumingin kayo. Tulad dito, nakita nyo 7806. Tandaan nyo guys, 7806, kung familiar kayo sa mga ganyan, ibig sabihin yan, 6 volts output DC yan, na regulated. So pag
6 volt ang output, asahan nyo guys na ang input niyan mataas. Asahan nyo yan. Pwedeng 20 volts, pwedeng 12 volts, pwedeng 9 volts, pwedeng 10 volts. So, paano nyo naman malaman kung halimbawa walang number ito? Paano nyo naman malaman ang input niya? So, babase naman kayo guys sa kapasitor. Sigurado ang kapasitor niya nasa 16 volts dahil ang input natin, ang output natin ay 12 volts. So, lagyan natin ng label yung kapasitor. So, palagay natin na 1,000 microfarad. At syempre, 16 volts. Karamihan niyan guys, hindi sumasakto, 12 volts. Ang ilalagay lang niyan ay 25 volts. Yan, 25 volts. Ilalagay niya. So, yung capacitor niya, 25 volts. So, ulitin natin guys. Halimbawa, hinahanap natin yung voltahe, o hindi natin alam kung anong voltahe meron dito dahil nagto-troubleshoot kunwari tayo. So, pag di natin makita yung regulated IC tulad nito, so paano mo malalaman ang voltahe niya? Sa pamamagitan ng kapasitor guys. Pero kung nakita mo naman, kunyari, familiar ka, 6 volt regulator to, asahan mo na ang input niya ay mataas. So, paano mo malalaman sa pamamagitan ng kapasitor? So, 25 volts, ibig sabihin, pag 25 volts, ang kapasitor o yung filter niya, ang ibig sabihin nun, yung voltahe niya, mababa naman sa 25 volts. Ganun ang logic, guys. Mamaya, ulitin natin yan. Tapos, 1,000 microfarad, depende. Pwede bang taasan? Pwede. Pwede nyo gawin 4,700 microfarad. Pwede maging 2,000 microfarad kung meron. 1,500 microfarad. So, sa kabila guys, dadaan ng winding, merong fusible resistor na 0.5 ohms. So, dito sa kabila namang banda, so, dito naman sa estilong ito, makita natin may zener diode. So, paano natin malaman naman guys kung 15 volts DC regulated to? So, siyempre may capacitor dito yan. Makikita naman natin sa capacitor na pag 15 volts DC, ang capacitor niya sigurado, ang voltahe niyan o yung voltage capacity ng kapasitor ay mataas. Sigurado na sa 25 volts or 50 volts. Dahil 15 volts DC siya. Meron tayong clamping voltage na zener diode na 15 volts. So, ulitin natin guys. Pag 15 volts, so, flow pa voltage natin, pag ganun. So, ibig sabihin, pakanan. Ang ibig sabihin niyan, umasa ka na ang input niya dito ay mas mataas kesa sa 15 volts. So, meron tayong nag-branch dito na isa na yung 24 volts DC na unregulated. So, ibig sabihin, 24 volts siya. E paano guys, kung walang tatakan zener na 15 volts siya? At wala rin nakalagay na label na 24 volts DC. Paano malalaman uli? Ulitin natin guys. Itong capacitor, 24 volts DC, ibig sabihin ang capacity niya ng filter capacitor na ito ay mas mataas sa 24. So asahan nyo, nasa 50 volts yan. Sa yung volume niya, yung microfarad niya, sinisigurado na 2,200, pwedeng 1,000,
Pwedeng 4,700, depende. Pero dito guys, gumawa tayo ng 2,200 lang. Ayan guys, nagawa na tayo. So gumawa tayo ng sarili natin diagram. Ang flow of signal, simula kaliwa hanggang pa kanan. Meron tayong input. Meron tayong output. No, ang ginawa natin dito guys, meron tayong dalawang voltahe na nag-output sa ating transformer. So dito AC siya, tapos magiging DC dahil meron tayong rectifier diode. So dito ang input dito, ang voltahe lalabas dito nasa 24 volts unregulated. Dito naman 12 volts unregulated. So dadaan siya na isang IC, nag-branch siya. 6 volts regulated. Tapos may kumuha sa kanyang 12 volts DC unregulated. So dalawa yung kumonsumo sa kanya, isang 6 volt, isang 12 volts DC. So ang ginawa natin diagram, bali apat ang output, isang 6 volt, isang 12 volts, isang 15 volts, isang 24 volts. O, sana guys nakuha nyo na kapag ka ginawa nyo yan paulit-ulit, kahit auto volt power supply pa yan guys, makukuha nyo yung sistema. Basta may input, tatandaan nyo may output. Tulad nitong 7806 na yan, input, may output. Kahit yung kapasitor, dadaan sa kanya, lalagpas sa kanya. Yung diode, dadaan sa kanya, lalagpas sa kanya. Yung resistor, dadaan sa kanya, lalagpas sa kanya. Yung clamping voltage o yung ating zener diode, dadaan sa kanya, lalagpas sa kanya. Ah guys, yung transformer, dadaan sa kanya yung 220. Ang tawag nga pala dito guys, step down transformer. 220. Merong magkakaroon ng magnetic field. Gagawa siya ng dalawang voltahe dahil magkahiwalay. So, kumuha siya ng isang pang 12 volts, isang pang 24 volts. So, may in, may out yung transformer. May in ang resistor, may out ang diode. So, yun lang guys. Salamat, sana may napulot kayo. Salamat sa panonood. Thank you. God bless.